What's up, mga kapatid, sa magandang hapon po sa ating lahat. And so, andito tayo ngayon, mga kapatid, sa ito na nga Leon Garcia, Agdao, Davao City. Yan, shout out. So, dito tayo. Yan na, yan. So, yan mga kapatid, sa dito banda. Nilagyan na pala nila ng itong bakal na para po sa paggawa ng coping, mga kaotids. So, yan. So, yan mga kaotids, kita naman po ninyo. Kuha na, kitang-kita na talaga yung forma para po sa paggawa nitong minor bridge. Yan. So, sinagad talaga nila yung paggawa dito, mga kaotids, para sa pagre-reprop. So, soon na lang titingnan natin gaano po yung itsura ng paggawa ng minor bridge na to. So, makita naman po ninyo dito, mga kaotis, itong mga ganitong kalaking bangka, mga kaotis, na parang walang tawag doon na yung palo, yung sa gitna. Hindi po makakakon dito. Yung ganito lang, mga kaotid, so parang plain lang talaga siya na bangka. So pwede makapasok kapag natapos po ito. Yan. Kasi ilalagay pa yung girder. Yan, dito banda. So habang tumatagal, mga kaotid, itong itsura ng kinagawang coastal road at lahat po ng mga nandito ay unti-unti na talagang mapoporma na. Yan. So... At punta tayo doon sa unahan. So, atin na ng mga lalakarin itong kahabaan ng ginagawang Davao Coastal Road. Yan. At yan, mga kaotids, ay ito na po yung kaganapan. Yan, so naghihingi tayo ng mga permiso. Ah, sobrang init. Wow. Kita nyo, mga kaotids. Ah. Ang ganda na sana ng panahon. At biglang lumabas si Haring Araw na may kasamang ito yan. Yung parang may tinik dahil sa sobrang sakit kapag tinamaan ka sa katawan, mga kaotids. Yan. Yan, oh, sobrang ganda. Sobrang ganda ng pagbuhos nila, itong pagre-reprap nila dito, mga kaotids. Plain na plain, plain na plain talaga. Yan. Oh. So maganda rin, mga kaotids, ngunit maganda rin dahil nabasa po siya, mga kaotids. So yung itong mga lupa, so mas lalong babaon po yan sa baba. Maayos pa yung mga kalupaan. So parang mamudasok din siya, mga kaotids ba. So ingat na. Grabe, sobrang init. So ito na nga, mga kaotids, puntahan natin muli. Ito nga malapit na talaga sa dulo. Dito sa may Leon Garcia. Yan o. So magtatagpo na talaga yan, mga kaotids. At makikita nyo na dito banda ay pwede na tayong makaapak papunta doon, ngunit ang tanong kung pwede. Yan. So kasi, mga kaotids, dyan banda kaya talagang bawal na bawal kapag may operation.
So baka sakali mga kotis sa balang araw ay makakuha na tayo ng update kapag makadugtong na dito. So kita nyo naman mga kotis, nasa mga 100 meters, hindi naabot ng 100 meters mga kotis, magdudugtong na dito. So baka mga 5 araw ngayon wala na, nandito na yan mga kotis sa ating pagbabalik naman dito sa pagtambak nila. Yan, siguro yung kunting mga puste dyan ay kanila po yung gigibain. Yan, so di ko alam kung bakit kumbaga ginawan nila ng laking gastos din yan mga kotit sa ilang poste din. Sino kaya yung gumawa dyan? Bakit napakalayo ng kanyang paggawa ng bahay? Yan. So ito na nga at kitang-kita natin kung ano yung mga nandito. So hinay-hinay lang po tayo dito mga kotits at mag-ingat po tayo. So yun nga po. So dito muna tayo magpapahinga mga kotits. Ha? Sobrang init po ng panahon sa totoo lang. Yan. So nag-umpisa tayo doon sa may Jerome R. Castillo hanggang dito mga kotits. Nag-update tayo ngunit hindi naman na ganun mga kotits sa yung araw-araw hindi na update. Magkuhan tayo mga 2-3 araw magre-relax. So yun, hindi katulad ng dati, grabe kumbaga sa Bisaya naning good kayo ko sa pag-update para lang makakuha o ganindot nga revenue. So basin nga sa December mga kotits makasildo na ta 4 months at least na ana. So puhon nung ta kano yun. Maayong paglawas. So daming salamat, maraming salamat talaga sa mga supporters ko diyan, sa mga subscribers ko na andiyan palagi nakatutok, walang hindi talaga bumibit yung mga kotits yan kahit patapos na itong Davao Coastal Road. So maraming salamat. So yun, nagre-relax lang ako mga kotits kasi nga po andito ako sa mga malaking bato na to, sumilong lang para sa pagkatapos ay mga 3:30 siguro ay pupunta na ako dun. So diretso na sa pagbuhay mga kotits. Dito lang nagbugal-bugal lang tadiri adapit mga kotits, share-share lang gamay. Ayan. So yung SIDC bridge mga kotits, may nabalitaan tayo. So year 2027. So sa ngayon pa parang hindi pa talaga accurate yung balita kung kailan talaga uumpisan. Pero sabi nila sa year 2027 talaga yung matatapos na. Ngunit yung tanong dyan kung kailan nila uumpisahan. So ganun. Siguro ay marami na kasi mga kaote sa yung nabalitaan ko. Kahit na itong mga infrastructure project dito sa Pilipinas, kahit India. Kahit India mga kaotits, nakita ko sa YouTube nakaraang araw yung mga parang nag-withdraw ata yung China yung sa railway doon sa ata yung sa mga malalaking proyekto, mga daan, parang 3 o 5 na mga proyekto ng China ay winidraw po nila. So di natin alam mga kaotits kung ano po yung mga dahilan ng ganun. So sana itong mga proyekto na to ay tuloy-tuloy. Di talaga magiging drawing na lang. So dahil itong area na to mga kaotits, dito na lang talaga yung dulo para makompleto na po. So maliban doon sa Davao River Bridge. Yan. So may nabalitaan din ako kay Sir Leopoldo Sonega.
So si Sir, mega shoutout kay Sir Leopoldo Sinega, napaka-accurate po ng kanyang mga binabalita. Kino-comment niya sa comment section. Yan. So nakita ko rin sa vlog ni Ruel P na noong November 3 pa lang mga kautis, sa November 3 bago lang mga kautis, ngayong buwan lang. So parang nilagdaan nata ng China yung gagawing Davao River Bridge. So cost of 3 billion. Tama ba? 3 billion? Yung halaga ng tulay o ano ba yun? So i-search ko lang mga kautis, sa pasensya, pasensya lang. Yan kasi yung mga nakuan ko kanina, nabasa ko sa kanyang comment. 3 billion, parang malaki lang ata mga kautis, no? 3 billion? Ewan. Pero yun, i-search ko kung totoo ba yung balita na yun. So mega shoutout kay Sir Leopoldo Sinega. So sa mga nakakaalam mga kautis, pwede naman kayong mag-comment sa akin. So para naman na may balita natin at may pasalamatan na natin kayo sa mga balitang yan na ibinahagi nyo sa amin. Yan. So yun no, si naka-orange na yung mga kautis, si Sir Jun. Yan. So sila yung taga UBI na gumawa po ng napakalaking wave deflector dyan sa may Santa Ana Warp. Yan. So mega shoutout kay Sir Jun yan. At nakabalik din sila sa pagtatrabaho dito sa Davao Coastal Road. So yun mga kautits, okay na. Umupo lang tayo ng saglit dito mga kautits. At yun, so kailangan talaga nating mag-ingat. Hindi naman na kuhan talaga mga kautits, kaya yung punan talaga natin yung ating katawan. So kita nyo mga kautits kung ano po yung mga ginagawa nila. Ayan. Ayan, oh. So naliligo talaga sila or kumantala sa dagat oh, para lang makagawa ng ganito, itong geotube. At malagyan po yan ng mga buhangin. Ayan. So hindi po yan basta-basta yung kanilang ginagawa. So yun, importante talaga sa paggawa ay sa masaya ka kahit gaano man kahirap, kahit gaano man kapagod yung mga trabaho tulad ng ganito mga kautits. Construction workers, mga laborer. Yan, grabe. Sobrang hirap ng trabaho nila. Kahit budigiro mga kautits, napakahirap ng mga trabaho ng kanilang mga ginagawa. Yan. So kung natin sila mali, saludo tayo sa mga ganyan. Nagbibilad talaga ng araw. So, yun. Tama na yung drama-drama ng konti. At pauwi na ako dito mga kautits. So, pupuntahan lang natin yung sa dulo nitong Leon Garcia. At yung tawag niyan, napakagandang flyover sa Santa Ana Warp. So, next na lang natin yan i-update. Kala ko okra. Ano
mga lovers. Kanina mga kadis, natatawa talaga ako sa doon sa Maya Jerome. Kanila si Bustoyo daw. Shout out sa mga bata doon sa Jerome. Sire talaga. Maging ganun na katulad ni Bustoyo. So kapag swerte ka sa negosyo mga kaudit. So, ganyan talaga yung mga mapapala mo. Blessings. Yan, subok lang. Sa mga nagdinegosyo dyan. So, huwag matakot magkamali. Subok lang ng subok hanggang sa marating na ninyo yung tagumpay. So, yun ah, yung coping napakatibay. So, okay-okay po yung kanilang paggagawa mga cottage. So, yun. Papunta na dito. Magbubuhos siguro. Dito nga Mac Builders Company mga cottage. So, pupunta na sila doon sa unahan. Yan. Tapos na siguro ito nagmerienda. Yan, oh. Yan, shout out kay sir. Kukuha ng tubig. Ayun oh. So tapos sa silang nagbuhos siguro at parang winashingan na sa loob. Tapyan na. Nilinisan na. Yung sa loob ng mixer na yun mga cottage. Yun oh. Bilang uminit na naman. Hintay lang po tayo mga cottage hanggang sa makaalis sila kasi dyan lang po talaga yung daan para makapunta tayo doon sa unahan. So yun ah, dyan na lang tayo siguro tapos balik mga cottage oh. Babalik na lang tayo dito sa daanan na to. Yan. Kasi sobrang init na rin. Yan. Bumalik tayo dito mga cottage at dumaan tayo dyan, no? Yun. So, ngayon at sa pagbalik natin, ayan, nagtatrabaho na sila para sa pagbuo ng coping. Yan, shout out kay Sir. Ayun lang. Yan, shout out kay Sir kay Mamo. Yan, shout out. Yan, so mo na yung tindahan ni Ma'am. Yan na. Tindahan ko din. Wait lang, bayan. Napod. Yan.
So kani sir, ah, hindi pa siya nga close ni diri ano, ang inyong kon area. Pero kay na niya trabaho pa. Bitaw. Pero kani sir, kung mao man na diri sir, iyon sa itaas na ninyo inyong mga kon or diri ra gyapon siya. Ay, oh, kung makuha ninyo diri, makuraran na. Unsa, diri ra gyapon yung banghaw sa ubos or diri ra gyapon, no? So, murag safety gyapon siya diri sir, no? So, at least, ah, nakakural gid, wag yung mga bata ang musulod, no? Simpan niyo. Yan. Sir, matukod diri sa taas, sir. Okay. Well, salamat naman kay sir. Yan, salamat. So, kay sir. Yes, shout out. Yan. Uy. Boss, yung hapon. Ay, shout out. So dito mga danda mga cottage, so may nagsimula na pala sila ng asfalto. Boss! Oh, kiyaw! Isa na eh. Balas asfalto! Balas ni asfalto! Ah, balas ni? Ah, binak mo asfalto. Shout out to kiyaw! Kabalo ginay ka ne? Kabalo ginay ka? Kabalo ginay ka kabalo? Yan mga kodis, oh. Driver din pala siya ng pison. So, para ipinantay dito mga cottage yan. Tapos na kasi dito, sa asfalto na lang yung kulang. So, ayan pa, sila sir. Nataro sila sir, oh. Yan, magawa dito mga banda mga cottage. At dito naman, yan, oh. So, mapapantay na po yung mga cottage. Masasarado na rin hanggang doon sa dulo. Pagkagaling. So, grabe. Grabe o. Ayaw kayo. May super. So, magaling. Kapag nagtatrabaho ka talaga ng ganito mga cottage, lalo sa daanan. Grabe o. Yung katawan ng mga cottage, parang gumano, no? Yan, no? So, kailangan talaga na mapison nila mga cottage para mas ang tawag niyan, babaon talaga yung mga lupa. Yan. At sobrang galing. Parang basic lang tingnan mga cottage, no? Parang nag-drive ko lang ng tawag niyan, yung tarak-tarak. Yun. At so, yun. Ay, 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 ay. Ay. Ah, yun. So, daan-daanan na naman mga cottage. Paulit-ulit lang mga cottage. Boy, shout out. Yan o.
yan. Kailangan talaga sa bawat gilid niya. So, yun. Napakagaling. So, talaga nga baon na baon itong mga kalupaan, mga cottage. Go, sa ngapon. So, yun mga cottage, at dito na tayo sa itong natapos na. Na kulang na lang ay pag-asphalt ko. So, sila sir, kita naman po ninyo mga cottage na kahit merinda time. So, nagtatrabaho pa rin sila. So, tingnan natin oras. So, 3:36 na pala mga cottage. So, time to work na. Yan. So, yun. Dito. Ay, paano? Pre! Salamat. Sako. Yan. So, yun. Salamat kay Apan. Kaya kalimutan ko yung pangalan, si sino yung pangalan niya, kalimutan ko, basta yun, friend kasi kami sa Facebook yung mga cottage. So ito na, oh, kunting-kunti na lang talaga ang mga cottage ay lalagyan na ng asfalto dito. Kunti lang kasi, hindi masyadong mahaba mga cottage itong nakuha ng relay, nabigay ng relay na package. So nasa 120 meters lang kasi mga cottage yung kanilang package. So at least sobrang bilis nila magtrabaho. So kita naman ninyo mga cottage, ha, yung kanilang paggawa. Yan. Natapos na. So ngayon, yung relay company mga cottage ay nagtatrabaho na doon sa Maya Rojas Rotonda. So, andun na po silang lahat. So, kasi nasa kanila po yung package na yun sa relay company. At yung sa extension ay from Highview Company. So, ito na. At dyan, oh. Kapag nakaapak ka mga cottage, sa feel na feel mo talaga, napaka-kanaw. Napaka-tigas ng lupa na to. Hindi na talaga babaon yung paa mo. Kahit nga mga malalaking sasakyan na araw-araw na dumadaan dito mga cottage, so, ganun pa rin. Yung mga heavy trucks. So yun, yung kaibahan kapag hindi napipison mga cottage. So, yan. Hindi po siya pantay. At madali lang po siyang maglubak-lubak. Yan. Kita nyo yung mga namain napipison na mga cottage kahit na umuulan. Ganun pa rin po yung itsura niya. So yun, at kunti na lang talaga mga cottage ay magdudugtong na naman yung sa kabila. So, itong ginagawang coastal road. So, doon po sa may Bukana segment hanggang dito sa Barangay Duterte na. Doon mga cottage sa South San Juan, Centro Agdao. So, doon po yung natatambakan na po nila. Yan, oh. So, napakalayo na. So, nakita naman ninyo sa aking update, yung sa Mintrid mga cottage, hindi kasi makikita dito. Yan. So, try kong imamapping mga cottage. So, tingnan nyo na lang po sa aking first update doon po sa Maya Jerome R. Castillo. Yan. Tingin ko dito banda. Dito na sa pababa. Yan. So, yan. So, dito banda mga cottage, hindi po yan yung paggawa nila. Hindi po yan magpapantay dito. So, sa tingin ko, magagawa sila ng daluyan pa ng dito
ng tubig kanal or to, itong lahat po ng mga tubig na napupunto sa taas. So dito yan dadaloy. Tapos magre-reprap na naman yan sila dito mga banda mga cottage. Hindi na po yan katulad ng ganun yung itsura. So kasi yung gagawin po nila, so kung reprap ba or yung bricks yung ilalagay dito. Kasi sa unahan talaga nakita natin yung bricks na yun. So yun na yung update natin dito po sa Leon Garcia R. Castillo segment. Dito naman sa flyover, parang ganun din naman mga cottage. So wala tayong mga nakitang pagbabago maliban dito sa mga nakatambak na mga lupa. Yan. Yun, no? So mas maganda kasi naman mga cottage, hindi muna nila yan dito sa ground kasi mas lalo pa talagang pinabaon pa nila. So kapag araw-araw na umulan, mas maganda kasi yun nga po, yung tubig, so na-absorb po yan sa baba, so naaabutan po yung mga hindi naka-plaster o hindi nakaayos na mga kalupaan doon. So pag nabasa na yan mga cottage, mas babaon pa po yung itong mga kalupaan. Yun. So katulad ng sa kita nyo sa may Davao River Bridge, itong sa may Bucana segment. So yung lupa doon, so mas bumaba na mga cottage. Yan. So dito naman ay antayin natin kung kailan na umpisahan para matapos na. Magkonekta na talaga itong flyover at itong Davao Coastal Road. So yun at maraming salamat. So hanggang dito na lang. So kita naman ninyo yung pagbabago dito. So twenty twenty-five mga cottage, malalaman na natin yan kung ano na po yung pagbabago or ito ba ay matatapos na talaga or mataturnover na ba lahat. Yan. So maraming salamat. So mega shoutout sa inyong lahat. Yan. So hanggang dito na lang, papaalam na po ako. Yan. So wait, bye-bye na.